Guys, ito na ang pinaso na we made kanina. So we're gonna have a little try for you guys. Mm. Ito na. Yummy. Mmm, boy tikim. Delicioso. Magandang hapon, super friends and bandmates. Ayun na nga, kakatapos lang namin pumunta sa museum at sa Casa Real. Ngayon naman, nagugutom na kami, kaya pumunta kami dito sa Bistro Manoleño. Kaya silipin nyo mamaya yung mga masasarap na pagkain na kakainin namin niya. Siyempre, ang gagawin namin dito, kakain. Kain! Magluluto at siyempre, matututo. Matututo. Let's go, guys! Kakaya tayo! Bless us, O Lord, for this day, give your partnership and the body to Christ our Lord. Amen! Amen. Thank you, Lord. Ang handa po sa inyo ng Bistro Manoleño ngayon ay ang paboritong mga pagkain o kaluto ng ating mga bayani. Thanks, Kuya. Ayun na, ayun. Parang rice na lang. Thanks, brother. Rice sa mga... Guys, may binubulong si Joe, sabi niya, sabihin mo kulang pa ng iced tea, dali akin nalang iced tea mo. Hello guys, super fans and bandmates. Ngayon, gagawa kami ng puni at syempre tuturuan tayo ni Miss Risa. Ayan, so puni is the traditional art of leaf fronds folding and weaving. So para siyang origami, pero what is so amazing is, ang ginagamit natin ay mga pahabang dahon, okay. Kagaya ng dahon ng buko, dahon ng nipa o ng sasa, ng buli. So, mas patitignan mo, parang mas magalita, mas maganda siya, mas mahirap siya, pero mas maganda siya sa origami. Okay. Sa origami, malalaking papel. Awesome. It is, parang Philippine origami in a way. Ito, merong, we have been researching at saka we have been really conserving this craft kasi it's a dying craft. Okay. Not only here in Bulacan, but all over the Philippines and all over the world. So kahit sa ibang bansa, merong ganitong mga craft. Ako ganito. Ita. So ngayon, tuturuan ko kayo ng pinakamadali at pinakasimple at pinakaswerteng design o form ng puni. At yun ay ang isda. Ito yung pinakamadali. Bakit maswerte? Sabi kasi ng mga matatanda, ang fish is a lucky symbol, lalo na sa pera. So pag meron kayong anything naman na fish design, ilalagay niyo sa wallet niyo and you will never run out of. Hindi kayo mauubusan. Hindi ko sinabing kadami ha. Sabi ko lang hindi mauubos. Gagawa ko ng maraming ganyan sa parang niya. Gagawa tayo ng fish. Kailangan niyo lang ng ito lang, strips ng buli. Itong ginagamit natin ay ano na buli na color. Pero ito ay ano nabibili na namin ngayon sa Quezon, wala na dito sa Bulacan. Okay. So, una natin gagawin ay lulutin natin yung dalawang strips natin na dulo sa dito. Para makuha natin yung dito. Dito natin ito. Dulo sa dito. Okay, next na step ay bubuksan natin yung isa na parang letter I. Okay. Tapos yung isa, bubuksan nyo din. Pero nakatalikod siya, di ba nakaharap ko, ganyan pa nakaharap. Pag nakatalikod, yung pinaka-edge na yun ang nakaharap sa inyo. Ipapatong nyo siya. The letter I, ipapatong nyo siya dito ng letter, parang letter T. So, susunod natin gagawin, nakaharap sa inyo yung square ha. Babalikan rin natin, ano pa lang nakita nyo? Parang mga logo po siya ng Red Cross.
yung horizontal na ganun, yun yung nasa loob. Mm-hmm. Tapos yung nasa ibabaw, yung nakatayo. Okay. Okay. Yan ang nakakarap sa inyo, ah. Tapos ang gagalawin na lang natin, itong dalawang part na to. Ito, okay na siya. So, ano ang gagawin natin? Ito muna ang left. Left grip. Medyo lulugan nyo lang siya ng konti. Push nyo lang siya ng konti para lumuwag. Push nyo ng konti para lumuwag. Tapos, ipo-fold nyo siya. Ano ba yung pupon natin? Yung same finish mo. Sabano. Yung, ayan. Tapos, i-fold mo siya na parang equal size. Yun sa, ano, doon sa nandulo. Okay. Okay. Or parallel. Tapos, ito naman, yung naman kabilang clip, yun naman ngayon ang papasok. Ipapasok mo dun sa niluwag na nito. Yung fish dan na? Fish dan. Ayun. Medyo i-alis mo lang. Ito natin yung mga doon natin. Talagang... Swerte yung mga katanggap nito. Dapat nabigyan nyo nito kung sino yung nagbibigay sa inyo ng pera. Para hindi siya nauubusan ng ibibigay. Yes, bibigyan namin sa ito ABS. Bibigyan mo ba ang card? Ayan, nagawa na ako ng pista. Kaya nangyari sa pulis. Iwan mo lang ang polimistis. Wow, look at my fish. So, iwan na lang naman yun. Yung ano, yung fish niya, no, ni Russell, parang alam yung kinapatay na. Yung ano? Why? Hindi, one of those with the Pilipino. No! Ako, kanya talagang pag-design. At doon naging kilala yung mga Pilipina talaga. Makagaling natin sa pag-design. Ganito, at least parang isang ruler, an inch and 12 inches long. Tapos, gugupitin natin sa gitna. So, ilulupin muna natin around 2 inches. Tapos, itong mahabang parte ay gugupitin natin into 4 equal strips. Oo. So, ang gagawin lang ay babanigin or basic plating over 1, under 1. So, upe, over, under, okay, over. Right. So, isa pa. So, mapapansin nyo, 1-2, 1-2 yung kanyang. Tapos, parehong-pareho lang kung paano yung ginawa mo doon sa isa, huwag mong babaguhin, magseselos siya. Oh! Word! Pwede natin gawin, ha? Tapos, pag meron na silang ganyan, pagsasamahin na natin. Wow! Meron na lang ikaw at ako pinagsasama. Tapos, continue lang yung ating pagbabanig. O yung basic plating. Yun! So, meron ka ng, nakita nyo na yung pinakapaklak. So, gawin natin yung pinakakatawan. Ang gagawin naman natin ditong process ay braiding. O pagtitirintas. Parang buhok. Pero apat na strands. So, over, under, and then cross. Over, under, wow. Cross. So, dalawa lang din, kabila naman. Wow. Over, under, cross. Over, under, cross. Tapos mag-meet sila sa gitna. Tutuloy lang din uli natin yung... Over, under. Whoa. Pero mahirap yung gawin. Wow! Pero kasi dapat, ano, pag gagawa kayo nito, meron siya, kunwari gagawa muna kayo ng ball. Para, by levels. Tapos yan, ay, ilalak na natin siya. Hindi natin kailangan, sa puni, hindi kami gumagamit ng kahit na anong pandikit o stapler. Lahat ng bagay ay inalalak sa pamamagitan ng pagsusoksok. Wow. Kagaya nito. At the same time, nagawa na rin natin yung kanyang katawan. Walang daya yan, ha? Hindi pwedeng dayain. So, lahat lang, sama-sama lang sila doon. Tapos, para magkaroon siya ng ulo, natin siyang ibubuhol. Oh, shoot. Galing. So, trim na natin siya para medyo gumanda. Mahaba yung uso niya. So, kailangan lang natin ito i-cut. Basta sa peak. Para
meron na siyang galing. Pagsamahin natin yung dalawang pakpak at saka natin siya. Yung. At yeah. Ang ganda yung buntot, medyo ayos natin. Nice, galing. Ito na yung ating. Wow! Yeah! Yeah. Yeah. Wow! Hello super fans and bandmates. Syempre tapos na, nagawa na namin ang kumain, gumawa ng kape, experience ang falls. Syempre hindi natatapos ang araw kung hindi tayo magja-jamming, 'di ba? Kasama natin ang mga dito at mga tigat lokal na talagang sumama sa amin, nag-guide sa amin dito. Maraming salamat po. At syempre, kailangan maging masaya tayo at makipag-jamming sa inyo. Kaya, let's go! Superfans and Bemix, maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa episode namin at maraming salamat din sa lahat ng tao dito sa Barangay Talbak. And again, till next time sa Buhay Barangay Talbak!